What's up guys? Welcome back to another show dito sa ating channel. So makikita nyo sa ating thumbnails is for hearing aids na makakatulong sa taong nakaka-experience ng single-sided deafness. Okay, so before we begin, let's emphasize first on the fundamentals. Okay, so basically how we hear, there are two pathways. Okay, unang pathway is sinatawag nating air conduction pathway, na kung saan yung vibration sa air ay napipick up ng ating outer ear, pupunta siya sa middle ear at pa-process siya ng ating inner ear para ma-interpret ng utak natin as sound. Okay, yung second pathway is sinatawag nating bone conduction pathway, na kung saan through the movements of our bones, okay, or vibration sa ating buto, makakarating siya sa ating inner ear, bypassing o lalagpasan niya yung ating outer ear and middle ear para tayo makarinig. Okay? So yung two fundamentals of hearing, okay? Yun yung dalawang pathway. Now, do sa mga taong nakaka-experience ng single-sided deafness, meron silang dalawang problema, okay? Una is yung localization. Minsan sa noisy situation medyo hirap silang i-localize kung saan nanggagaling yung tunog. At pangalawa is hearing speech in noise, okay? Dahil nga yung brain natin kailangan ng dalawang tenga para ma-focus yung attention sa iisang sound source, medyo nahihirapan ng ating utak na mag-compensate kung meron lang siyang isang tenga, lalong-lalo na sa maingay na lugar, okay? So for this example, syempre wala naman tayong ibang demo. Yung reference nyo is yung aking right ear. Siya yung ating deaf ear. Okay? Yung left ear naman natin, siya yung ating better hearing ear or your normal ear. Okay? So, sa Philippines, kadalasan, ang main cause ng sudden sensory neural hearing loss or sudden single-sided deafness or sudden unilateral hearing loss is ang mga sumusunod. Pagkagising sa umaga, manonotice nila na bingin na yung isang kanilang right side. Okay? So usually, pag galito yung incidents o yung incidents ng pagkabingi, ang suspecha natin is virus ang cause. Okay? For the meantime, ginagawa ng isang audiologist, nire-refer natin sila sa isang otologist or yung expert pagdating sa medicine, pagdating sa tenga, na i-undergo ng antiviral treatment at titignan natin kung kaya pang mahabol yung pinsala na nagawa ng virus. Kung hindi naman na siya responsive, kadalasan ginagawa natin is i-offer natin yung apat na intervention na tatalakayin natin today. Okay? So, kung bago ka dito sa channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa itong campaign na to is to create hearing awareness, hearing healthcare awareness sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Kaya kung interested ka sa ganitong mga topic, please hit that subscribe button and we will discuss yung four types or four intervention na po pwede natin gawin. Okay? So, pag sinabi nating sensory neural hearing loss, ibig sabihin nun, wala na siyang gamot. Kumbaga, dahil damage na yung ating nerve o yung hair cells na nagpapalit ng signal into electrical signal, ang ating possible na solution na lang is to fit it with hearing aids or hearing implants. Okay? So, ano ba yung available para ma-maximize naman natin yung hearing? Yung unang type ng gadget or hearing aid na ating gagamitin, yung sinatawag nating CROSS. Okay? C-R-O-S. Ano ba yung CROSS? CROSS is an abbreviation of the term contralateral routing of signal. So, basically, if I'm the patient na suffering sa single-sided deafness, and yung reference nga natin, ito yung bingi, ito yung nakakadinig, ang gagawin natin is fifitan natin ang dalawang hearing aid na behind the ear o yung sinasabit sa ating tenga ng ganyan. Okay? So, ang purpose nun, kaya dalawa yung hearing aid, is
if a signal comes from the right side or dun sa binging side natin, as an example, gagawin ng hearing aid na dito sa kanan is papasa niya yung signal sa kaliwa. Nang sa ganun, marinig nung normal ear yung input coming from your right side. Okay? So, yung mechanism na yon is tinatawag natin cross. Okay? Contralateral routing of signal. Yun yung mismo yun. Kumbaga, contralateral, lipat sa kabila. Okay? Routing of signal. Kaya tayo nakakatinig using a hearing aid cross device. Now, yun yung number one. Yung number two natin na device is yung tinatawag nating adhere cross. Okay? So, yung adhere, how it works is, remember yung sinabi natin in the beginning, may dalawa tayong pathway. So, yung pathway na to is yung tinatawag nating bone conduction pathway. Na kung saan yung adhere, ginagawa natin, nagdidikit tayo ng adhesive sa likod ng ating tenga o yung tinatawag nating mastoid. At dun sa mastoid, kinakabit natin tong vibrator na to para yung sound signal coming from your right ay mareroute papunta sa left. Dahil nga yung dalawa nating inner ear is naka-encase sa tinatawag nating bungo. Okay? Bungo natin. So, pag binabibrate natin yung ating bungo, yung dalawang inner ear natin ay nagbabibrate din and therefore, we perceive sound. Okay? So, yung tinatawag nating adhere cross. Doon naman tayo sa pangatlong intervention or ating solution for this type of hearing loss is ang tinatawag nating bone bridge cross. Okay. So, yung bone bridge cross, ang ginagawa naman natin is para mayroon tayong extra amplification, ini-implant siya sa likod ng ating tenga. Okay. At piniplace siya doon sa mastoid din. Pero ito naman, surgery ang ginagawa natin. Nang sa ganun, mas malakas yung transfer ng signal from the right side going to the left. Okay? So, itong tatlong binanggit natin, yung hearing aid cross, yung adhere cross, yung bone bridge cross, hindi niya nare-restore yung hearing bagkos nalalateralize niya yung hearing from the deaf side going to the better hearing side through wireless connectivity and through bone conduction pathway. Okay? So, yung ating solution for that. Now, yung pang-apat. Okay? Ito yung pinaka-importante sa lahat kasi amongst these four intervention, itong pang-apat ang siyang mag-create ng independent hearing from the better hearing ear. Okay? So, pag sinabi nating independent, self-sustaining siya. Kumbaga, totoong nare-restore natin yung pandinig. And itong intervention na to ay walang iba kundi ang tinatawag nating cochlear implant. Okay? So, cochlear implant, ang ginagawa natin is mini-measure natin yung haba ng ating inner ear. Nang sa ganun, mabigyan natin ng tamang electrode, tamang sukat ng electrode. Nang sa ganun ay yung dalawang ear natin ay pantay. Okay? So, itong cochlear implant na intervention na to is unique specifically sa brand na Medel. Okay? So, sasabihin nyo, ay, si Sir Eros bias kasi galing siya sa same company. Pero, ang main point natin dito, guys, is for us to be able to really help or get the most out of your left ear, kailangan imamatch natin yung intervention natin sa better hearing side. Let's say, for example, galito na lang, meron kayong sapatos, sabihin na natin, di ba? Sapatos. Yung kaliwang paa nyo is size 10. Papayag ba kayo na yung kanang paa nyo, sukat ay size 5? Di ba dapat pantay? Otherwise, medyo hindi siya komportable or meron kayong magiging problema sa inyong paglakad and so on and so forth. So, ganun din yung rationale pagdating sa ating tenga. So, kung ito, ang sukat ng ating cochlear duct length is 10 mm. So, dapat ang bibigay din natin is 10 mm. Okay? So, kung 31 mm, 31 mm din yung ating kailangan na i-provide na solution for you or at least near that area. Okay? So, that's all for today's vlog. Okay, so
sa 30 o sa katapusan, eh syempre tulad na nabanggit natin last month, yung top engager natin ay bibigyan natin ng somehow tulong, di ba? Para sila ay makadinig uli or meron tayong pantawid sa kanilang mga gastusin. And syempre, sa YouTube kasi medyo nahihirapan tayong i-monitor yung ating mga daily engager. So, though kilala ko naman kayo na madalas na nagko-comment at nagre-reply, pero mas prefer natin kasi pag sa Facebook tayo nag-i-engage, sa Facebook tayo nagpo-post or nag-share ng ating mga content. Dahil sa Facebook, meron tayong pang-monitor doon kung sino yung top engager on a weekly, in a weekly basis. Okay? So again, this is Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, paalam. Bye!